Marahil isa ka rin sa mga nangangarap magkaroon ng adventure scooter bike. Pag-usapan natin ngayon ang isang exciting na scooter adventure bike na lumabas dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay mahiling mag-explore, mag-road trip o simpleng gusto lang ng masayang ride sa mga magagandang tanawin, then this vlog is for you. Sa mga nakaraang taon, dumadami ang mga scooter adventure bikes na available sa market at talagang nagiging popular ang mga ito sa mga riders na gustong mag-explore ng mga off the beaten path na destination. Pero ano nga ba ang scooter adventure bike? Ang scooter adventure bike ay kadalasang may mas mataas na ground clearance, mas malalaking gulong at mas matibay na chassis kumpara sa mga regular na scooter. Perfect ito para sa mga long rides at kahit sa mga rough road. At ngayon, ipapakilala ko po sa inyo ang FKM ADB 180. Good morning guys! For today's video, nandito tayo ulit sa FKM Motorcycle Philippines dito sa kanilang warehouse na matatagpuan dito sa San Simon, Pampanga. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung kanilang adventure bike which is the ADB 180. So tingnan natin yung kanyang spec at kung ano yung mga features nitong motor na to. Let's go! So punta tayo ngayon sa product overview nitong motor na to. Sa engine, meron siyang 4-valve, single overhead cam, liquid-cooled at may displacement na 180cc. Ang maximum horsepower nito ay 13.6 kilowatts at 8,500 RPM. At meron siyang maximum torque na 17.2 newton meter at 6,500 RPM. Fuel system nito ay EFI na kaya siguradong matipid dito sa gasolina. Ang clutch nito ay automatic. Ang transmission nito ay CVT belt driven. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang chassis ng motor na ito. Unahin natin dito sa unahan. Meron siyang front suspension na telescopic fork. Ang tire size nito sa harap ay mayroong 110 by 80 by 14. Ang front brake nito ay equipped ng hydraulic disc with ABS. Punta naman tayo dun sa rear tire nito. Dito sa likod, ang kanyang rear suspension ay double shock absorber. Meron siyang tire nito ay mayroong 130 by 70 by 13. At equipped din ito ng hydraulic disc with ABS. So pag-usapan naman natin ang dimension ng motor na ito. Overall length, width and height, meron siyang 196.5 cm by 73 cm by 117 cm. Ang wheelbase nito ay 135 cm. At ang ground clearance nito ay 8.5 cm. Ang curb weight nito ay may timbang na 135 kilograms at ang fuel capacity nito ay 10 liters na hinding-hindi ka mabibitin sa mahabang biyahe. So ngayon guys, itutur ko kayo dito sa motor na to. Ano nga ba yung mga features itong motor na to? So itong motor na to, meron siyang remote para mapa-under natin siya. So tingnan natin yung ganda ng TFT panel niya. So i-unlock muna natin siya. May maririnig kayong beep sound. So ayan, makikita nyo yung kanyang animation, lumilitaw yung FKM. So unahin natin dito sa kanyang TFT panel. I think yung TFT panel nito, ang size nito is nasa 7 inches. So makikita natin ang laman ng TFT panel niya is meron siyang clock. Meron siyang volt indicator ng battery. Meron siyang fuel indicator. Yung kanyang RPM. Yung kanyang speedometer, kung makikita nyo, nandito sa gitna. Dito sa left side, makikita nyo kung activated yung kanyang stop and start system, yung kanyang ABS, temperature, tapos dito sa baba, meron siyang trip. Okay? Ito rin motor na ito, guys, ay merong additional features which is yung camera. Meron siyang front camera, makikita natin dito sa portion na to. Ayan. So, punta tayo sa ilaw naman. So, papakita ko sa inyo yung ilaw niya. So, paandarin natin tong motor na to para hindi siya malobat. Side stand natin. Ay, center stand natin siya. So, start natin. So, kung makikita nyo guys, meron siyang daytime running light dito na LED.
Ang low beam niya is naka-projector light na rin. Tapos subukan natin siyang i-high beam. Yung high beam niya, ano ba i-high beam to? Yan. Ito yung itsura ng high beam niya. Naka-projector light na rin siya. Ayan, nakita nyo. And subukan natin yung kanyang turn-in signal light. Turn-in signal light dito sa left. Turn-in signal light dito sa right. And then meron din siyang hazard. So yung kanyang turn-in signal light, guys, kung makikita nyo, ayan o, meron siyang gumaganong pababa. Nakita nyo siya. Naka-LED na rin. Punta naman tayo dito sa likod. So dito, yung kanyang tail light, kung makikita nyo, guys, ayan, naka-LED na rin siya. Yung kanyang brake light, tingnan natin. Ayan, ayan yung itsura ng brake light niya. Meron siyang LED rin na rin, yung kanyang turning signal light. So dito, may additional reflector dito siya sa likod. Okay. So tingnan natin naman yung capacity nitong compartment niya, guys. So tingnan natin kung kakasya itong full face helmet natin. O, tingnan natin. So, I think, guys, hindi siya kakasya. Hindi na natin masasara. So, hindi ko lang sure kung yung half face na helmet is kakasya dito sa kanyang compartment. Pero kung titingnan nyo, maluwang naman siya kasi pahaba. Hindi lang siya malalim tingnan. Pero meron siya ditong, ano eh, parang palalim siya. So, marami pa rin kayong malalagay dito. Tapos, ang kagandahan din dito sa ADB-180, naka-built-in na rin yung kanyang bracket for ready na siya for top box. So, punta naman tayo dito sa kanyang windshield, guys. So, kung makikita nyo, adjustable yung kanyang windshield. Pero natin siyang itaas. Ayan, kung mas prepared nyo, pag nakataas kasi, hindi sa pool sa inyo yung hangin. Hindi rekta dito sa mukha nyo. So, pwede natin siyang ibaba. So, ayan. So, itong motor na to, guys, is equipped din ng traction control. So, pwede natin siyang i-off, pwede natin siyang i-on. So, pwede natin siyang i-navigate dito sa ating TFT panel. So, makikita nyo dito kung paano siya i-off and i-on. So, ito yung mga buttons na makikita nyo dito sa kanyang handlebar. So, una, umpisa natin dito sa control ng kanyang TFT panel. Meron makikita kayong back and set, tapos down, up and down na button. Tapos, meron siyang passing light dito, and then yung kanyang horn. Ayan. Punta naman tayo dito sa right side. So, dito yung switch ng kanyang stop and start system. Dito yung kanyang button ng kanyang hazard. And dito kanya yung starter. Dito yung makikita yung starter niya. Ayan. So, yung kanyang lever, guys, adjustable din. Dito sa left and right, adjustable na rin siya. So, yun, guys. Tingnan nyo yung kanyang pairings. May makikita kayong sticker dito na kulay orange. Ayan, no? Ang dagdag pogi dito sa pairings ng motor. And then, meron din siyang orange dito. Ayan. Tapos, makikita nyo, guys, meron siyang emblem dito ng FKM. Yung kanyang emblem. Tapos, yung kanyang footrest dito, silver na rin. So, I'm not sure kung alloy ito. Tapos, makikita nyo dito yung kanyang radiator. Which is, meron na rin siyang radiator cover. Tapos, meron na siyang built-in na tire hugger dito. Kita nyo, may tire hugger na rin siya. And then, yung kanyang pipe, yung kanyang tambucho, meron na rin siyang protector dito para hindi kayo mapaso, just in case na madikit kayo dito. Ito naman, guys, sa side na to, pwede nyo i-open. So, just in case na malobat kayo ng cellphone nyo or camera or anything na kailangan nyo i-charge, pwede nyo i-charge dito, meron siyang USB port dito sa loob. Kung titignan nyo, papasok ko yung kamay ko, medyo malalim siya, no? So, swak na swak dito yung cellphone. Or yung camera nyo, GoPro, kung motovlogger kayo, kasyang-kasya dito. So, yun nga guys. So, siguro naman napakita ko na sa inyo yung mga spec at features nitong motor na ito. So, panahon na siguro para i-test ride natin siya at tignan natin kung gaano siya kaganda sa kalsada. Let's go. So, yun guys, i-test ride natin itong motor na to. So, unang-una, medyo malambot yung kanyang upuan, no? Saktong-sakto sa long ride. At yung suspension malambot din. Ayos, no? Tapos yung kanyang sitting position, relax na relax. Tapos yung ating tuhod eh naka-diretso, saktong-sakto talaga siya. So, ayos na ayos ito sa long ride talaga. Tapos napakaganda talaga ng TFT panel niya.
napaka-stable niya, oh. Kapit na kapit yung gulong, guys. Adventure talaga. Alright. Sa cornering, okay naman siya sa cornering. Ang cornering, okay naman din siya, guys. Tapos yung kanyang brake, malakas. Ramdam mo yung ABS. Since 180 ito, mapakalakas ng makina niya. Kapit na kapit yung gulong niya. Ang sarap niya i-banking. Dahil ADB, pwede tayong tumayo, oh. Ganda. Woohoo! Alright. So yun, guys, ang ADB 180 ay may tatlong color bar yan. So meron tayo ditong gray. Ito, gray. Maganda rin yung itsura ng gray. Tapos meron din tayong available na white. Tingnan nyo, napaka-glossy nung pagka-white niya. No? Ang ganda. And then, syempre, meron tayong black. Yung binlag natin kanina. Ito, yung color black. So, ito, ready na for delivery na to sa mga FKM motorcycle branches nila. So, yun guys, may pagpipilian kayo. Merong black, white, and gray. So yun guys, sa presyong 178,000, magkakaroon ka na ng ganitong kagandang motor ng FKM Motorcycle Philippines, ang ADB 180. So available din sila sa financing guys, sa mga gusto mag-inquire, pwede kayong mag-message sa kanilang Facebook page at pwede rin kayong mag-inquire sa kanilang mga dealership nationwide. So ano pa hinihintay nyo guys? Kuha na kayo nito, napaka-pogi. Let's go! Alright guys, so hanggang dito na lang yung vlog namin ni Sir Flicker. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Sa mga gusto pang makapanood ng iba-ibang klase ng motor ng FKM Motorcycle Philippines, lagi lang kayong mag-abang sa aming upload ni Sir Flicker. So muli, maraming salamat. Ride safe and God bless us. Thank you, sir. Bye. Party people in the place to be. You are now in the midst of a real MC. Throw your hands in the air if you're real as me. Woo!